Ang kahulugan nito sa mangyayari sa mga panahong magaganap bago ang wakas. Kung ano ibig sabihin niya ng apokalipsis ay punong-puno ng misteryo, propesiya na magaganap sa mga darating na panahon. At isang tanong sa mga tao, sino yung babae, dragon at yung bata? Actually, kung pag-aaralan natin, sa pamamagitan ng patnubay ng banal na espiritu, ito ay isang mensahe at babala para sa atin. Kung ikaw man ay matagal lang natutulog spiritually, kailangan mong gumising dahil ito ang magaganap. Revelation chapter 12 verse 1, pagkatapos nito, isang kagilagilalas na bagay ang nagpakita sa langit. Nakita ko ang isang babaeng na daramitan ng araw at nakatungtong sa buwan. May korona siya sa ulo na may 12 bituin. Manganganak na siya, kaya dumadaing siya dahil sa matinding sakit. May isa pang kagilagilalas na bagay akong nakita sa langit. Isang malaking pulang dragon na may 7 at 10 na may korona sa bawat ulo. Tinangay ng buntot niya ang 3 bahagi ng mga bituin sa langit at itinapon sa lupa. Tumayo ang dragon sa harap ng babaeng manganganak upang lamunin ang sanggol sa oras na isilang ito. Kailangan mong pakinggang mabuti ito, dahil ito ang mensahe at ito ang simbolo at ibig sabihin. Jacob is the sun and the 11 stars is the 12 tribes of Israel. At yung babae na daramtan ng araw, symbolize at binibision ito ng ibang mga interpretation na ito ay many religion o napakaraming religion sa mundo. Pero in biblical interpretation, yung woman ay ang Jerusalem, ang Israel. At kung pag-aaralan natin mabuti, ang woman ay sumisimbolize sa Zion. Yes, Israel, Jerusalem, and Zion. In Hosea chapter 2, verse 19 to 20, ituturing ko kayong asawa magpakailanman. Ito ang sabi ng Panginoon. Gagawin ko sa inyo ang matuwid at tama. Mamahalin ko kayo at kakaawaan. Itatalaga ko sa inyo ang aking sarili ng buong katapatan at kikilalanin niyo ako bilang Panginoon. The woman gives birth. Another sign of prophecies. Revelation chapter 12 verse 2, manganganak na siya kaya dumadaing siya dahil sa matinding sakit. Later pag-uusapan natin, who is the child? Another prophecies, the dragon. Who is the dragon? The serpent, Satan, yung kaaway ng Diyos, yung kalaban ng Diyos. Siya lagi ang sinisimbolo ng dragon o ng ahas na lumaki, na sinlaki ng dragon. Hindi siya magpapakita ng literal na dragon sa huling panahon, but it symbolizes terrible. Revelation chapter 12 verse 3, may isa pang kagilagilalas na bagay akong nakita sa langit. Isang malaking pulang dragon na may 7 at 10 na may korona sa bawat ulo. Tinangay ng buntot niya ang 3 bahagi ng mga bituin sa langit at napon sa lupa. Tumayo ang dragon sa harap ng babaeng manganganak na upang lamunin ang sanggol sa oras na isilang ito. Remember, it's not fiery and bloody red na magpapakita at uusbong ang katakot-takot na dragon na ito. Ang bata ay sumisimbolo sa Panginoong Jesucristo na tinutugis ng dragon. Noong pinanganak, kinuha ng Diyos. Alam natin ang nangyari. Hindi nagtagumpay si Satan 1,000 years ago. Nailigtas ang buong sanlibutan sa pamamagitan ng pagsampalataya sa Kanya. Kaya, ang tinutugis na lang ngayon ay ang mga mananampalataya. Dahil yung babae sa Revelation chapter 12 ay nasa ilang. Sa huling panahon, ito ay nagre-represent sa matinding katangian ng halimaw na gagawin niya. Merong malaking magaganap na kasamaan na manggagaling po sa dragon. Makinig mabuti dahil napakahalaga nito. The description tells about the dragon, symbolically suggests na kung paanong bumubuga ang dragon sa pamamagitan ng apoy at sumisira, ganito ang gagawin ni Satanas sa huling panahon. Literally, wawasakin niya dahil merong period of tribulation sa panahon na yan. Sisirain niya yung nature. Symbolically, sisirain niya at wawasakin niya yung relasyon ng tao sa Panginoon. Sa madaling sabi, ang dragon sa Apokalipsis, it pictures the fullness of evil. Yung lahat ng kasamaan ni Satanas na matagal nang tinatago at nagpapanggap siya sa buong mundo, dito niya ilalabas sa huling kapanahunan. The dragon symbolically and pictures the fullness of evil. Ilalabas niya po yung matindi niyang kasamaan dito. The next sign, the great red dragon.
Gaya ng laging paliwanag po sa Revelation, hindi natin ito makikita ng literal. Ang symbols po ng 7 head and 10 horse adored 7 diadems. Yung horn symbolize power, yung crown symbolize authority. Sa period na to, dito natin makikita kung paano kikilos ang gawa ni Satan sa pamamagitan ng kapangyarihan, ng knowledge, ng authority sa buong mundo at ng lakas. It's quite terrifying kasi yung diadems, yung 7 head and 10 horns, sa Revelation lang po nabanggit yung diadems in Greek word na ang ibig sabihin po is ruling authority all over the world. Para lang sa kalaman mo kapatid, yung dragon na sinasaysay sa Revelation ay hindi makikita ng literal. It's symbolical na tatayo sa harapan ng babae. Ibig sabihin, ipapakita niya kung gaano siya katindi at kasama. Face to face. Saan? Sa Jerusalem. Sa churches, ipapakita niya kung paano niya irurule as one ang world. The one world government, one world currency, and one world religion. Ito yung nire-represent ng Red Dragon. Hindi basta-basta naglalabas ng illustration ng Revelation pagdating po sa mga babae or woman. Kasi meron pong pinipicturize po bawat sinasabing woman sa Revelation. Yung Jezebel, pinipictures po niya ay the great harlot, the false prophet, false teachings, false doctrines, and churches. Sa Revelation chapter 12, it pictures the Jerusalem, the Israel, Zion. Maraming misinterpretation pagdating po sa passages po na yan, na yung hinahabol na dragon na babae ay si Mary daw po. Pero hindi po yan yung tinutukoy ng Biblia. Gaya ng sinabi sa Hosea, ito po ay kumakatawan sa Jerusalem, sa Israel. Another prophecy, suffering of Israel nation. Babae naman ay tumakas sa ilang, sa isang lugar na inahanda ng Diyos para sa kanya upang maalagaan siya roon sa loob ng 1,260 araw. Yung Israel, meron pang natitira sa period ng Great Tribulation. Ito yung suffering. Kung gusto nyo pong malaman yung Great Tribulation, marami na po ako nailabas. Tingnan nyo po maigi mga kapatid. Ganoon din sa mamumuno po sa Great Tribulation. Tayo nyo po at matuto at ma-inspired. Susunod na babasahin ko sa iyo kapatid, ito yung period ng Tribulation. At pagkatapos nito, nagkaroon ng digmaan sa langit. Si Mikael at ang mga kasama niyang mga anghel ay nakapaglaban sa dragon at lumaban din ang dragon at ang kanyang mga anghel. Ngunit natalo ang dragon at ang kanyang mga anghel at pinalaya sila mula sa langit. Kaya itinaboy ang malaking dragon, ang ahas noong unang panahon na tinatawag Diablo o Satanas, na nanlilang sa mga tao sa buong mundo. Itinapon siya sa lupa kasama ng kanyang mga anghel. Merong specific na mangyayari po na ganyan sa huling panahon, sa end po ng Great Tribulation. End po ay tagpo sa pakikipagdigma sa Battle of Armageddon. Pagkatapos po niyan, Millennial Reign of Jesus Christ. Dito galit na galit si Satan kasi alam niya na hindi siya mananalo sa huling panahon. Kahit anong gawin niyang kasinungalingan po sa mga tao. Kahit siraan niya ang Biblia, siraan niya ang salita ng Diyos, ang kapangyarihan ng Panginoon, ang pagkamatay ng Panginoong Jesucristo at muli niyang pagkabuhay, kahit po sirain po niya yan, hindi siya magtatagumpay. Kaya ganun na lang ang galit niya sa mga anak ng Diyos ngayon, sa mga Kristiyano, sa mga lingkod ng Diyos. Kaya niya tinutuligsa sa panahon natin ngayon dahil kakaunti na lang ang kanyang panahon. Lalo pang nagalit ang dragon kaya nilusob niya ang iba pang mga anak ng babae. Ito'y walang iba kundi ang mga taong sumusunod sa mga utos ng Diyos at sa mga katotohanang itinuro ni Jesus. Remember, who is the dragon? Satan, kaaway ng Diyos. Ginagawa niya ang lahat para agawin ka sa Panginoon. Pero gumagawa ng kaparaanan ng Panginoon para iligtas tayo doon sa mga pakana ng Diablo, mga kasinungalingan niya. Ito yung sabi ng Revelation 12 verse 13, nang makita ng dragon na itinapon na siya sa lupa, tinugis niya ang babaeng ng anak na sanggol na lalaki. Verse 15, dahil dito nagbuga ang dragon ng maraming tubig parang baha upang tangiin ang babae, pero tinulungan ng lupa ang babae. Bumitak ito ng malalaki at hinigop ang tubig na galing sa bibig ng dragon. Ito yung kaparaanan ng Diyos sa oras na ito. Tinutulungan niya tayo
upang tayo ay hindi malinlang ng kaaway. Kaya yung ginagawa po ng kaaway ngayon, pilit niyang inaagaw po yung anak ng Israel. Sino po yun? Yung mga sumusunod sa salita ng Diyos, yung sumusunod sa turo ng Panginoon. Ito yung sabi sa Revelation chapter 12 verse 17. Lalo pang nagalit ang dragon, kaya nilusob niya ang iba pang mga anak ng babae. Ito'y walang iba kundi ang mga taong sumusunod sa mga utos ng Diyos at sa mga katotohanang itinuro ni Jesus. Yes, yung anak ng Israel, yun po ay mga anak ng Diyos. Ikaw ba anak ka ng Diyos? Kung tinagap mo si Jesus Christ as your Lord and Savior, lumalakad ka sa kalooban ng Panginoon, you are the children of God. Iingatan ka ng Panginoon. Walang magagawa ang mga pakana ni Satan. Kasi ito'y nakapropesiya na. Tandaan mo ito, kapatid. Mga kapatid, napakalapit na natin sa pagdating ng Panginoong Jesucristo. Naririyan na yung mga bulaang turo at aral, mga bulaang relihiyon na papawalang katotohanan ng Biblia. Pero saan tayo mag-i-stay dito sa last days? Doon sa turo ng Kordero ng Diyos. Walang iba, sa turo ng Panginoong Jesucristo. Prayer ko sa iyo, kapatid, lalo kang lumalim sa pagkaunawa sa ating Panginoon, sa salita ng Diyos. At sinabi ng Book of Revelation na si Jezebel ay sobrang sama at ang katangian nito. Kahit si Jesus Christ, Jezebel, symbol of seduction, symbol of false prophecy sa church, seduction, and spiritual corruption. Merong biblical symbolism and prophecy to understand the role and significance ni Jezebel sa huling panahon. Revelation chapter 2 verse 18, isulat mo ito para sa anghel na nagbabantay sa iglesia ng Thyatira. Ito ang warning ng Panginoon, 7 churches of the Asia: Ephesus, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia, and Laodicea. Para lang ipaalala ko sa iyo, kapatid, nagsasalita ang Panginoon sa bawat simbahan at alam niya ang ginagawa ng bawat religion. Humanda ka, kapatid, dahil ipapaliwanag ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng Jezebel at ano ang dapat nating iwasan sa panahon natin ngayon. Kasi ang Revelation chapter 2 verse 18 sinaysay para sa simbahan na merong espiritu ni Jezebel, yung Thyatira. Ito kasi yung gampanin ni Jezebel sa churches. Ibang iba yung Jezebel na sinabi sa Thyatira sa Jezebel sa Old Testament sa panahon ni Elijah. Papaliwanag ko muna sa iyo kung ano yung ginagawa ni Jezebel sa panahon ni King Ahab: idolatry, persecutions of prophets, seduction. Pero ito yung sinasabi ng Revelation at ibang iba ito, kasi ito yung espiritu ni Jezebel sa mga simbahan. Jezebel symbolized corrupting influence within the church, leading people away from the true faith. Basahin natin aklat ang Revelation chapter 2 verse 18. Isulat mo ito para sa anghel na nagbabantay sa iglesia sa Thyatira. Ito ang mensahe ng anak ng Diyos na ang mga matay nagliliyab na parang apoy at ang mga paa ay nagniningning na parang pinakintab na tanso. Alam ko ang mga ginawa ninyo. Alam ko na may pagmamahal kayo, matapat, masigasig maglingkod, at matyaga. Alam ko rin na higit pa ang ginagawa nyo ngayon kaysa noong una. Ngunit, ito ang ayaw ko sa inyo. Hinahayaan nyo lang na magturo ang babaeng si Jezebel na nagpapanggap na propeta. Nililingnan niya ang mga taong naglilingkod sa akin at hinihikayat na gumawa ng sexual na immoralidad at kumain ng mga inihandog sa mga Diyos-Diyosan. Mapapansin nyo sa binasa natin, lahat ng simbahan meron laging compliment. Good deeds, masipag, matyaga, pero meron tayong nakakalimutan. Ano yun? Baka tinatanggap na natin yung false teaching, yung false doctrines. Ito kasi yung espiritu ni Jezebel. Pakinggan mo ako maigi, kapatid. Church of Thyatira, kahit na nandito ang Word of God sa simbahan, meron pa rin pong nakikitang sexual perversion. Merong sexual immorality ng nagaganap sa loob ng simbahan. So, sobrang confidential po niyan. Ang ibig sabihin po niyan, mga kapatid, na kahit simbahan na, pero tumatanggap pa rin ng aral na mali at marami po ang naililigaw sa body of Christ. Tinatanggap yung mga immoral teachings na pwede ng ganito, pwede ng ganyan, kasi ginawa na ng Panginoon ang lahat, kaya wala na tayong gagawin. Which is not true, kasi kailangan pa rin ng kabanalan. So ito yung sinasabi ng Revelation chapter 2. Ito yung espiritu ni Jezebel. Kinokorrupt niya yung mga tao, yung mga believer na, para mahikayat na gumawa ng mga mali, maniwala sa maling turo, at lumihis sa katotohanan ng
gospel. Kung mapapansin nyo po, samot-sa rin ang false doctrines, false teachings, kahit nasa church na po. At marami po ang maliligaw na mga ganitong aral na ilalayo tayo sa katotohanan at ang susundin lang ay yung pita ng laman. Cherry picking verses, mga selective Christians, mga carnal Christians. Ito yung nangyayari po sa panahon natin. Na kahit Kristiyano na, gumagawa pa rin ng mga immoral na bagay. Bukod doon, naniniwala sila doon sa mga turo na hindi galing sa gospel. I-justify nila yung ginagawa nila kasi yun ang espiritu ni Jezebel sa mga simbahan at sa mga tao. Ito ang sinabi ng Panginoon sa Revelation chapter 2 verse 18. Isulat mo ito para sa anghel na nagbabantay sa iglesia ng Tiatira. Ito ang mensahe ng anak ng Diyos na ang mga matay nagliliyab na parang apoy at ang mga paay nagniningning na parang pinakintab na tanso. Yung fire eyes doon ay yung nakikita ng Panginoon ang lahat ng ginagawa natin. Siya ang omniscient God, omnipotent God, nakakaalam ng lahat ng bagay at makapangyarihang Diyos. Yung mga paa naman na nagniningning na parang tanso sa kintab ay pagpapakita na siya ay hukom. He is just God, makatwirang hahatol sa lahat ng ginagawa ng mga tao. All churches, all Christian churches, all denominations or non-denominations, kailangan natin marinig ito. Ito yung ayaw ng Panginoon. Revelation chapter 2 verse 20. Ngunit ito ang ayaw ko sa inyo, hinahayaan nyo lang na magturo ang babaeng si Jezebel na nagpapanggap na propeta. Nililin lang niya ang mga taon naglilingkod sa akin at hinihikayat niyang gumawa ng sexual na immoralidad at kumain ng mga inihandog sa mga Diyos-Diyosan. Sa madaling sabi, yung spiritual deception ay nasa loob ng simbahan. So kailangang i-rebuke po yan ng mga spiritual warfare, nakikipaglaban through prayer, through spirit. Yan yung mga intercessors. Rampant nga po ang kasalanan sa panahon natin ngayon. Kaya yung mga false doctrines and false teachings, napakarami rin po na ililigaw sa katotohanan ng tao. Kahit nga po ang Bible, basahan mo ng Bible yung tao, sa panahon natin ngayon, kagagalit pa niya. Hindi pa niya paniniwalaan. Corrupting Christianity, pagkakaroon ng idolatry, immorality, and rejecting the truth, the gospel. Ito po yung nangyayari sa panahon natin ngayon. Demonic spirit is invading the church nang hindi namamalayan. So maging aware po tayo sa mga bagay po na ito. Yung deception ng kaaway. Revelation chapter 2 verse 21, binigyan ko siya ng panahon upang magsisi sa kanyang immoralidad. Ngunit ayaw niya. Tandaan po natin, there is always an opportunity for repentance. Binibigyan tayo ng Diyos ng panahon upang makapagsisi, upang makalapit sa Kanya. So this is the lesson. Avoid wrong doings. Stand up what is right. And be honest. Know that action have consequences and be careful for misled. Always remember, it's never too late to come back and do what is right. Sino ang dalawang witness sa Book of Revelation at ano ang kanilang gampanin sa huling panahon? Revelation chapter 11 verse 3, sa mga araw na iyon isusugo ko roon ang dalawang saksi ko. Magsusuot sila ng damit na sako bilang pahiwatig sa mga tao na kailangan na nilang magsisi sa mga kasalanan nila. Ipapahayag nila ang mensahe ng Diyos sa loob ng 1,260 araw. Humanda ka kapatid at makinig dahil isasaysay ko sa iyo kung ano ang mangyayari kapag nagpakita yung dalawang saksi sa Revelation at kung ano yung prophetic message dito sa last days. May dalawang significant figure na merong role na primarily prophetic, indicated kung ano yung damit nila at kung ano ang sinisimbolize nito. Revelation 11 verse 3, sa mga araw na iyon isusugo ko roon ang dalawang saksi ko. Magsusuot sila ng damit na sako bilang pahiwatig sa mga tao na kailangan na nilang magsisi sa mga kasalanan nila. Yung damit na sako na suot ng dalawang saksi symbolize repentance, na kailangan magsisi ang tao sa panahon na ito. Mapapansin mo kapatid, meron laging saksi ang Panginoon even in darkness and corrupt times.
Si Noah, he preached righteousness before the great flood. Abraham to Canaan, Joseph in Egypt, Elijah for the reign of Ahab and Jezebel, Daniel in Babylon. Bago niya i-perform yung judgment sa earth, meron laging maiiwan na saksi para ipakita kung gaano kasama ang tao that time at kung bakit niya ibubuhos yung judgment niya, kasi makatwiran siyang Diyos at makatarungan. Hindi ko masasabi sa inyo kung sino talaga yung dalawang saksi na ito. Walang specific na pangalan na nilagay sa Revelation kung sino yung dalawang saksi na ito. Maraming nagsasabi na pwedeng si Moises at si Elijah. Kasi si Moises, hindi nakita yung bangkay niya dito sa lupa. Kasi ito ay kinuha ng Panginoon. Si Elijah, hindi po siya namatay. Siya po ay na-rapture sa Old Testament. Kaya pwedeng si Moises, pwedeng si Elijah, pwedeng si Enoch. Pero pwedeng gamitin ng Panginoon kahit na sinong individual para ipakita niya sa mga tao ang kanyang kadakilaan at ang kanyang kapangyarihan. Humanda ang mundo kasi pag nagpakita ang dalawang saksi na ito mula sa langit, ito ang mangyayari at magaganap. Revelation chapter 11 verse 4, ang dalawang saksing ito ay ang dalawang punong ulibo at dalawang ilawan sa harap ng Panginoon ng buong mundo. Kung may magtangkang manakit sa dalawang ito, may apoy na lalabas sa bibig nila at masusunog ang kanilang kaaway. Ganyan papatayin ng sinumang magtangkang manakit sa kanila. May kapangyarihan silang pigilin ang ulan upang hindi umulan habang nagpapahayag sila ng mensahe ng Diyos. May kapangyarihan din silang gawing dugo ang mga tubig at magpadala ang lahat ng uri ng salot sa mundo anumang oras na gustuhin nila. Kung mapapansin mo kapatid, hawig ng kay Elijah. Kasi si Elijah, napigilan niyang umulan po sa Old Testament. Nagpababa rin po siya ng apoy. Pero sa Revelation, hindi lang isang saksi po yung bumubuga ng apoy kapag lalapit yung kaaway. Dalawa po sila. Pangalawa po dito mga kapatid na makikita natin, yung katangian na kayang gawin ni Moises. Kasi sa Egypt, pinalabas ni Moises yung mga iba't ibang salot kay Paraon. Dito sa Revelation, sinaysay din dito kung ano yung kayang gawin ng dalawang saksi. Kaya nila magpalabas ng kahit anong salot. Napakahiwaga po ng Revelation. Symbolically and literally, magpipreach po sila dito ng repentance, ng gospel. Alam niyo po kung bakit? Kasi pwedeng nag-rapture na po this time. Kasi tribulation period na ito at wala nang nangangaral. Pero magpapadala pa rin ng Panginoon ng saksi para ipangaral ang repentance, ang kingdom ng Panginoon, ang gospel upang may maligtas pa sa tribulation period. Pero theory lang po ito mga kapatid. At merong magtatangkang lumaban sa dalawang saksi. Kasi ito po ay mahirap ng kalalagayan. Sabi ko nga po sa inyo, ito ay great tribulation na. Kung pag-aaralan natin mabuti. Revelation chapter 11 verse 7. Pagkatapos nilang ipahayag ang mensahe ng Diyos, makikipaglaban sa kanila ang halimaw na galing sa kailaliman, tatalunin sila at papatayin sila ng halimaw. Ang bangkay nila ay papabayaan sa lansangan na tanyag na lungsod ang lugar na pinagpakuan sa krus ng kanilang Panginoon. Ito rin ang lungsod na tinaguri ang Sodom at Ehipto. Sa loob ng 3 kalahating araw, ang bangkay nila ay papanoorin ng mga tao mula sa iba't ibang lahi, angkan, wika at bansa, at hindi sila papayag na ililibing ang mga ito. Ano sa tingin mo kapatid? It is symbolical or literal na mangyayari po sa last days? Kaya ako tinatanong kasi hindi ko rin alam kung ito ay literal na mangyayari. Kasi mula sa abyss, lalabas yung fallen angel para patayin yung dalawang saksi. At pag namatay yung dalawang saksi, ito ang mga itsura ng tao sa mundo. Buong mundo po ito, wika, bansa, natitingnan at makikita, natatalunin yung dalawang saksi ng fallen angel. Mapapansin nyo pa po dito, merong literal place dito po sa lugar kung saan pinako ang Panginoon. Na tinatawag na Sodom at Ehipto. Ang karakter ng mga tao this time, hindi maganda. Kasi sila ito ang tuwa pa at hindi nila ililibing yung bangkay ng dalawang saksi. So hindi po ito tago at hindi mga ilang bansa at kaharian lang ang makakaalam po nito. Buong lahi, wika, makikita po ang ganitong senaryo. Literally. So mahirap po explain to ng symbolical kasi merong specific na sinabi kung saan po makikita ang senaryong ito. Sobrang ungodly ng mga tao sa panahon na ito. Why? Kasi makikita nila yung dalawang saksi na nangangaral ng repentance. Mula sa langit po yon, literal nilang nakita. Pero tuwang-tuwa pa sila nung napaslang po ng halimaw na galing sa ilalim ng lupa. Revelation chapter 11 verse 10, matutuwa ang mga tao sa buong mundo dahil sa pagkamatay ng dalawang propeta. Magdiriwang sila
at mabibigyan ng mga regalo dahil namatay ang dalawang iyon na nagpahirap sa mga tao sa mundo. Sobrang tindi po anong mangyayari po sa mga taong ito. Sapagkat nangangaral na ng repentance sa panahon na yan, pero hindi pa rin magsisisi ang mga tao sa huling panahon. Revelation chapter 11 verse 11, ngunit pagkalipas ng tatlot kalahating araw, muli silang binuhay ng Diyos. Bumangon sila at ganun na lang ang takot ng lahat ng nakakita sa kanila. Narinig ng dalawa ang malakas na tinig mula sa langit. Umakit kayo rito, at habang tinitingnan sila ng mga kaaway nila, pumapaitaas sila sa langit sakay ng ulap. Nang oras ding iyon, lumindol ang napakalakas na wasak at 10 bahagi ng lungsod at 7,000 ang namatay. Natakot ang natirang mga tao, kaya pinuri nila ang Diyos sa langit. Bubuhayin ng Diyos yung dalawang saksing ito. Pero pagkatapos nyo magkakaroon ng matinding sakuna o napakatinding lindol na magiging judgment dahil sa ginawa nila. Sobrang kalapastangan ng mga tao dito. Pero ito yung gagawin ng Panginoon. Bibigyan pa rin ng pag-asa. Pero meron pong global conflict po dito. Merong dictator sa panahon na ito. Siya'y tinatawag na Antichrist. Dahil ilalayo niya ang tao sa Diyos at ililid niya upang labanan ang Panginoon. Ito yung agenda ni Antichrist. Siya ay kampon ni Satanas. Hawak niya ang technology that time. Hawak niya ang mundo, ang religion. Hawak niya ang buong sandatahan ng mundo. Kahit yung live streaming. Dahil makikita ng lahat ng tao ang mangyayari sa dalawang saksi. Revelation chapter 11 verse 9, sa loob ng tatlot kalahating araw ang bangkay nila ay papanoorin ng mga tao mula sa iba't ibang lahi, ang kanwika at bansa, at hindi sila papayag na ilibing ng mga ito. Napaka-modern na ng technology natin, pa-high-tech na pa-high-tech, yung AI, yung live streaming, yung internet, gagamitin po yan para makita ng sanlibutan ang mangyayari sa dalawang saksi sa Revelation. Yung smartphones, computer, tablet, TV programs, magagamit po yan sa huling panahon. Sobrang hiwaga po ng Revelation. Actually, habang pinag-aaralan ko ito, habang binabasa, we need the guidance of the Holy Spirit. Kailangan maging puspos tayo ng Espiritu Santo na maunawaan natin yung mensahe at pinaparating ng Panginoon sa mga tao sa panahong ito, na hindi tayo magkamali ng sasabihin natin at ipaparating ng mga warning sa bawat makakarinig nito. Dahil yung dalawang saksi ay mamamatay, pero magse-celebrate yung mga tao sa panahon ito. Sobrang wicked, sobrang ungodly ng mga tao sa panahon ito. Bakit sila magdiriwang? Bakit sila magiging masaya? Because they are rejecting repentance. They are rejecting the gospel. Ayaw nila nung pinapangaral ng dalawang saksi. Kasi ang pinapangaral ng dalawang saksi, pagsisisi. Kaya ikinatutuwa nila yung pagkamatay ng dalawang saksi. Diba? Ganito yung karakter ng tao sa tribulation period. Sa nabasa natin, na-revive yung dalawa. Nabuhay muli. Binuhay ng Panginoon at hindi pinabayaan ng Diyos. Pero makikita nyo yung karakter ng mga tao this time. Marami nagtatanong, may pag-asa pa bang makapagsisi, maligtas? Pero ano yung ginawa nila doon sa nangangaral ng salita ng Diyos ng repentance? Ayaw nila, at bumaba ang judgment ng Panginoon dahil sa ginawa nila sa dalawang saksi. Sa panahon natin, ganyan ang mga tao na sa nangyayari po sa kapaligiran natin. Kahit Bible na yung sinasabi at binabasa natin, kahit gospel na, kahit si Jesus na yung pinopromote natin, yung salvation na libre, na galing sa Panginoon, ay pinapahayag na natin. Ayaw sa panahon na natin. So ito yung mangyayari sa huling panahon, masukdulan pa. Yan ang mangyayari sa huling panahon. Itatakwil ang salita ng Diyos. Ipinapangaral na kaligtasan ay hindi paniniwalaan. Pero tandaan nyo po, ang witness ay hindi pinapabayaan ng Panginoon. Ang kanyang mga saksi. Dahil ang saksi, hindi lang basta sumasaksi, handang mamatay para sa pinaglalaban nila. Tandaan nyo po, sumasa inyo ang Panginoon kung kayo ay sumasaksi sa sign and wonders ng Panginoon habang ipinapahayag ang kaligtasan ng Panginoon. Yung word of God na sinashare mo sa kapwa mo, sa mga hindi pa nakakilala kay Jesus, ikaw ay saksi ng Panginoon. At hindi ka lang basta saksi. Meron kang duty, ipangaral ang salita ng Diyos upang maabot yung hindi pa nakakilala kay Jesus. Ito ang lesson nito, kapatid. Pakinggan mo akong maigi. Alam natin na ang gospel ay mananalo before the end times, at hindi takot ang ini-inject ko sa inyo sa mga propesiyang pinapakinggan natin at na-fulfill sa panahon natin na hindi natin alam. Huwag mong hayaan na maraming
mga kamag-anak mo, hindi nakakilala kay Jesus, kung bakit ko ginawa ang video na ito para i-proclaim si Jesus, para makilala na si Jesus, para mahayag yung kabutihan ng Diyos at ma-expose yung ginagawa ni Satan sa likod ng mga kasamaan sa mundong ito. Siya ang may pakanan ng lahat ng yan kasi kulang na lang yung kanyang oras. Natitira niyang oras dahil malapit na po siyang ibulid sa dagat-dagatang apoy. Kaya marami siyang dinadaya sa panahon natin. Share the gospel, share the salvation, share this video, follow us on Facebook, subscribe us on YouTube. Kung gusto mo pa ng mga ganitong kaganapan, pag-aaral, mga hiwagang nabubuksan sa tulong ng Banal na Espiritu, huwag natin tatalikuran yung salita ng Diyos. I hope na kumikilos sa iyo ang Banal na Espiritu habang pinapakinggan ang mensaheng ito. Niniwala ko na may ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Lalo mo siyang paglingkuran, mahalin, panghawakan natin ang pangako ng Panginoon, ang kanyang mga salita. Ito ang pag-usbong at pagbagsak ng Babylonia. Sino ang modernong Babylon na gagawa ng alyansa laban sa Diyos sa huling kapanahunan? Ang Babylonia ay isang lungsod na laging hinahamak ang Diyos. Lagi mong marinig at mababasa sa aklat ng Revelation na may part ang Babylon sa end time prophecy. Kumanda kapatid kasi ito ang magaganap at gigimbal sa buong mundo. Revelation chapter 16 verse 17. Binuhos ng ikapatong anghel ang laman ng kanyang sisidlan sa hangin at may narinig akong sumigaw mula sa trono sa templo. Naganap na ang lahat. Pagkatapos kumidlat, umulog, umugong at lumindol ng napakalakas. Walang ganong kalakas na lindol sa buong kasaysayan ng tao, iyon ang pinakamalakas sa lahat. Ang dakilang lungsod ng Babylonia ay nahati sa tatlo, at ang mga lungsod sa lahat ng bansa ay nawasak. Tinupad ng Diyos ang sinabi niya tungkol sa mga taong nakatira sa lungsod ng Babylonia. Kaya dumating na sa kanila ang parusa ng Diyos. Dahil sa matinding galit niya, naglaho ang lahat ng isla at naglaho rin ang mga bundok. Inula ng mga tao ng napakalaking tipak ng yelo na tumitimbang na 50 kilo bawat tipak at nilait ng mga tao ang Diyos dahil sa matinding salot na iyon. Sobrang seryoso nito kasi ito'y tinatawag na the big one. Isang lindol na hindi pa tumatama sa buong mundo simula nung likain ito. At kapag tumama ito, hindi na uli magaganap dahil yayanigin at gigimbal sa buong mundo ang salot na ito. Sobrang makatarungan ng Diyos. Pero dahil sa tindi ng galit niya sa modernong Babylonia, ito ang gagawin niya. Yayanigin niya yung buong mundo. Hindi lang po yung lupa ang yayanig. Nasabi ng scriptures, pati kalawakan ay yayanig sa matinding galit ng Diyos. Ano po yung dahilan at rason kung bakit ganito ang judgment ng Panginoon sa huling panahon sa modernong Babylonia? Since sa Old Testament pa lang, na-implant na po ang ganitong katangian ng Babylon. Kung kilala nyo si Nimrod, siya yung tanyag na mangangaso. Hindi lang dahil sa sports o sa kaya niyang gawin, kundi yung leadership at yung pagiging dominant niya. Sabi ng Genesis chapter 10 verse 8 hanggang 10, may isa pang anak si Cush na pangalan ay Nimrod. Si Nimrod ay naging magiting na sundalo sa mundo. Alam ng Panginoon na mahusay siyang mangangaso. Dito nang galing ang kasabihang katulad ni Nimrod na alam ng Panginoon na mahusay mangaso. Ang unang kaharian na pinamahalaan ni Nimrod ay ang Babylonia. I-connected yung Babylon doon sa Tore ng Babel. Kasi yung Tore ng Babel, hindi nyo pa alam, yan ay pinabagsak ng Panginoon hindi dahil sa taas ng nagawa nila. Kung tutuusin, mas matataas yung building ngayon kesa sa Tore ng Babel. Pero ano yung dahilan? Para higitan ng Diyos, para labanan ng Diyos. Ito yung nabubuo laging alyansa laban sa Diyos. Ambition, pride, and unity. Hindi unity para sa kapayapaan, kundi unity upang labanan ng Diyos. Kaya tinitigil ng Diyos at bumababa ang judgment niya dahil sa mga ganitong behavior na naitanim noong unang panahon pa lang. Kahit sa panahon ni Daniel, pinrapisay na mangyayari po ito sa Israel dahil sa matinding paglaban ng Israel sa Diyos. Kaya sinakop ang Israel ng Babylonia. Babylon is the first country na naging civilized po sa panahon na yan. Actually, namayagpag ang Babylonia sa loob ng 70 taon. Ayon sa Daniel prophecy, hindi nagtagal, nagkaroon ng Medo-Persia, nagkaroon ng Grecian Empire. Yan yung mga nangyari po. Nakatala po yan sa Cyrus Cylinder. Ibig sabihin, nangyari na ganap ang mga propesiyas. Ibig kong sabihin mga kapatid, yung Babylon Empire, isa sa pinaka
unang naging sibilisadong lungsod at namayagpag sa buong mundo. Dahil sa katangian ng ambisyon ng pagmamataas, pagsakop at pagrebelde sa Panginoon. At ang Babylonia sa panahon natin ay ang New World System. Kung sino'y namamayagpag, kung sino yung pinakasikat, pinakamaimpluwensya at pinakatinitingala ng bawat bansa. Yung may kakayahang bumuo ng alyansa para magpakita ng kapayapaan for the meantime, pero i-reveal ang tunay na agenda para labanan ang Diyos. Yan ang modernong Babylonia na lalaban sa Panginoon. Yung magiging lungga ng mga demonyo at masasamang espiritu. The cage of demons and evil spirit. Ito yung lungsod na sumisira sa tao, lumilinlang at umaagaw sa Diyos. O isang mamamayagpag na bansa na merong maruruming gawain sa harapan ng Diyos. The unclean doings in the sight of God na laging lumalaban sa Panginoon. Yan ang umiiral dito sa modernong Babylon. Ang ginagawa nito ay ang mga bagay na kasuklam-suklam sa harapan ng Diyos. Hindi katanggap-tanggap na mga pamumuhay. Sobrang immoral. Mga arrogant people and mga arrogant leader ang meron sa lungsod na ito. Sa tingin mo, sino yung modernong Babylonia? Kasi walang in-specify ang Biblia kung sino yon. Pero katangian ng lungsod na ito, na grabe ang judgment na gagawin ng Panginoon, tingin tayo sa paligid natin, tingnan natin ang bawat bansa at kahariang ngayon. Ang mga digmaan, ang alyansa, ang alitan ng bawat bansa. Sino kaya ang uusbong na lungsod na ito na magiging lungga, magagawa ng immoralidad? Dahil ito yung magaganap sa huling panahon. Revelation chapter 18, pagkatapos nito, nakita ko isang anghel na bumaba mula sa langit. Makapangyarihan ang anghel na ito at nagliliwanag ang mundo dahil sa kanyang kaningningan. Sumisigaw siya ng malakas, bumagsak na ang sikat na lungsod ng Babylonia. Tirahan na lang ito ngayon ng mga demonyo at masasamang espiritu, ang mga kasuklam-suklam na ibon na itinuturing na marumi. Nangyari ito sa lungsod ng Babylonia dahil nakita nito ang mga tao sa buong mundo na sumunod sa immoralidad niya, na kinamumuhian ng Diyos. Ang mga hari sa mundo ay nakipagrelasyon sa kanya at yumama ng mga negosyante sa mundo. Dahil sa kanila, siya bumili ng mga pangangailangan niya upang masunod ang bisyo at kalayawan niya. Sa rin sa dahilan kung bakit ganito kagalit at ganito katindi ang judgment ng Panginoon sa modernong Babylonia. Verse 24, ang lungsod na iyon ang pumatay sa mga propeta at sa mga pinabanal ng Diyos at sa iba pang mga tao sa buong mundo. Kaya kayong lahat na nasa langit, matuwa kayo dahil sa nangyari sa lungsod na iyon. Matuwa kayo, kayong mga propeta, mga apostol at mga pinabanal ng Diyos, dahil hinatulan na siya ng Diyos sa mga ginawa niya sa inyo. Ito ang aral, kapatid. Gaano man katanyag, kapopular, ka-influensya, tao, ang kaharian, ang mga bagay sa mundong ito, hindi po yan makakatalo sa kapangyarihan ng Diyos. Pwede mapayagpag ang kasamaan sa panahon natin o sa mga darating pa. Pero tandaan niyo po, merong makatarungang Diyos. Merong makatwirang hukom na huhukom sa mga bagay na yan. Ipapakita niya yan, kapatid, dito pa lang sa lupa at kahit sa kanyang kaharian doon sa langit bago yung wakas. Ipapakita niya kung ano yung pamamahiyang ginawa ni Satan sa mga tao, kung paano niya nilinlang, at papakita ng Panginoon kung sino ba talaga yung totoo na kapangyarihan, sino ang mapagkakatiwalaan, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Tandaan mo ito, kapatid. Ito ang aral sa ating pananampalataya. Hindi ba alam ng Diyos ang nangyayari sa buhay mo? At lingid ba sa Kanya ang mga pagdurusa mo habang magpapatuloy sa Kanya? Hindi matatapos sa mahirap na sitwasyon. Ito yung pakatandaan mo dahil meron tayong makatwirang Panginoon. He's sovereign God. Alam niya yung una, yung huling magaganap sa mundong to. Siya yung Alpha at Omega. Siya yung may alam, may akda at tatapos ng mga bagay na ito. Yung kahirapan mo, yung sakit, karamdaman, pinagdadaanan mo habang nagpapatuloy, may katapusan yan. At sinisigurado ko sa iyo, ipapakita ng Diyos sa iyo kung gaano siya makapangyarihan. Nililinlang lang tayo ni Satan, nililinlang lang tayo ng spirito ng Antikristo. Bakit tayo nalulumo ngayon? Because we are in the last days. Magkakaroon ng great apostasy. Pero ito ang panghawakan mo, ang kanyang mga salita at ang kanyang mga pangako. Nahanap ng Diyos ang mga sasamba sa kanya sa tunay na pananambahan, sa espiritu at sa katotohanan. At kung isa ka ron, ito na yung pagkakataon para lumapit tayo sa kanya, lubos magtiwala. At kung matagal ka nang nag-backslide, matagal ka nang nawala sa Panginoon, ito na yung pagkakataon para manumbalik sa kanya. Hindi pa huli ang lahat. Ano ang mangyayari sa buong mundo pag natuyot ang ilog Euphrates? Ano ang role nito sa huling panahon? Revelation chapter 16 verse 12,
ibinuhos ng ika-anim na anghel ang laman ng kanyang sisidlan sa malawak na ilog Euphrates. Natuyo ang ilog upang makadaan doon ang hari mula sa silangan. At nakita kong lumabas mula sa bunganga ng dragon, ng halimaw at ng huwad at sinungaling na propeta ang tatlong masasamang espiritu na parang palaka. Iyon ang mga demonyong gumagawa ng mga kababalaghan. Pumunta sila sa mga hari sa buong mundo upang tipunin sila para sa pakikipaglaban sa Diyos pagdating ng dakilang araw na itinakda ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang lugar na pinagtipunan sa kanila at sa kanilang mga sundalo ay tinawag na Armageddon sa wikang Hebreo. Ang Revelation ay punong-puno po ng mensahe at warning sa atin para sa darating na panahon upang makapaghanda tayo at makapanumbalik sa Panginoon. It's quite terrifying kasi nakita ni John yung anghel literal na ibinuhos yung ika-anim na bowl dahil ito ang 7 years of tribulation. Kung nag-aaral kayo sa mga huling kapanahunan bago ang wakas, malalaman nyo na magkakaroon ng one world government, one world currency, and one world religion. Sa panahong iyan, dyan magkakaroon ng kapighatian. 7 years of tribulation bago po matapos ang 7 seal, 7 trumpets at 7 bowls, ito ang nangyari sa pang-anim na bowl. Natuyo, tuyot na tuyot na ilog Euphrates kasi merong role, dadaanan ng hari ng silangan para sa Battle of Armageddon. Panahon po natin ngayon, marami nang nako-confuse kasi ito na ang itsura ng ilog Euphrates. Napakalaki na po ng diferensya niya. From 21st century, ito na yung nangyari. Napakalaki na po ng ibinaba ng level ng tubig ng ilog Euphrates. At unti-unti nang natutuyo. Hindi pa po totally tuyot, pero nakikita na natin kung paano na nag-dry up po ang ilog na ito. From the beginning, nandyan na po ang ilog Euphrates kasama ang ilog Tigris. Kaya maraming nagsesearch po sa ilog na yan kasi mayroong napakalaking role po niyan sa last days. Ito kasi yung mangyayari. Dadaanan po yan ng mga hari ng silangan na magtitipon sa Armageddon. Humanda ka kasi ito ang magaganap pag totally natuyo ang ilog Euphrates. Verse 12, ibinuhos ng ika-anim na anghel ang laman ng kanyang sisidlan sa malawak na ilog ng Euphrates. Natuyo ang ilog upang makadaan doon ang hari mula sa silangan. Kagilagilalas na nangyari po sa propesiyang ipinakita kay Juan dahil literal niyang nakita yung anghel na ibinuhos yung ika-anim na bowl. Wala po tayong nakikitang literal na anghel nagbubuhos ngayon sa ilog Euphrates pero unti-unting natutuyo. It is clear na symbolical po ang nangyayari ngayon. Nakuha ko na siguro yung attention mo na mayroong propesiyang na fulfill sa panahon natin pero hindi natin namamalaya. Na yung propesiya sa Biblia na sinabi ng Word of God ay totoo at nangyayari. Kaya kung meron kang ibang pinaniniwalaan maliban sa Diyos ng Israel, ito na yung panahon para paniwalaan yung salita ng Diyos. Dahil sa pagkakataong ito, may mangyayari po na propesiya. Napakalaki na ng diferensya ng pagkatuyot ng ilog Euphrates sa mga ilang taon nang nagdaan. Pero abangan at makita kung ano pa ang susunod na magaganap sa mga huling panahon. Kaya marami po ang nagtataka kung tayo ay nasa mid-tribulation na o tayo ay nabubuhay na doon sa mga magaganap po sa 7 years of tribulation. Pero ito yung unti-unti nang nangyayari. Kung papasin natin ilog Euphrates, hindi pa totally dried up. Pwedeng inihahanda lang yung bagay po na yan sa mangyayari pa. Dahil ang climate change, sobrang init, hindi na po normal. Pagbaba ng mga anyong tubig sa bawat bansa ay hindi na nagkataon. It's a sign na tayo po ay nabubuhay sa last days. Another prophecy, verse 13, at nakita kong lumabas mula sa bunganga ng dragon, ng halimaw at ng huwad na sinungaling na propeta ang tatlong masasamang espiritu na parang mga palaka. The Great Red Dragon is Satan symbolically. Hindi na magtatago si Satan sa panahong ito. Yung pagbuga ng dragon na sumisira sa bawat creation ng Diyos ay symbolically suggest na hindi na iiwan ng buhay ang mga bagay na ito. Pagpapakita po na destruction ang mangyayari. Kahit ang relasyon ng tao sa Diyos, ito yung gagawin ni Satan sa huling panahon. Hindi na papakinabangan ang bawat daanan, bawat wasakin ng dragon. Literal, mawawasak po ang nature sa 7 years of tribulation. Another prophecy, hindi lang sa dragon po lumabas yung tatlong espiritu. Mula po sa bunganga ng Antikristo, huwad na propeta. Mula sa bunganga ng dragon, halimaw, huwad na propeta, ang mga kampon ni Satanas. Symbolical yan, mula sa bunganga. Minsan lang po magagamit ang bunganga. Ito ay galing kay Satan, galing sa impyerno. Kasi sobrang sama, sobrang tindi na mangyayari.
hindi magandang itsura at sa bibig galing nung halimaw, antikristo at manghuwad na propeta. Symbolical po yan. Pakinggan nyo ako maigi. Wala na pong preacher that time. At kung may naiwan man, sobrang hirap na ng magaganap po sa 7 years of tribulation. Kaya sa bunganga, lumabas po. Ibig sabihin kung ano yung ginagamit ng antikristo na pagsisinungaling sa 3.5 years ng tribulation, false peace, false doctrines, false teachings, false religion sa panahon po natin ngayon. Yan yung sinisimbolize po niyan. Maraming kasinungalingan na parang napakaganda pero sa bandang huli ay ikapapahamak ng tao. Yan din yung bibig na gagamitin nila, mga salitang gagamitin nila para sirain at wasakin ang tao. Dahil yung bibig nila na ginagamit na pangdaya sa napakaraming tao at sa napakaraming panahon ay gagamitin rin nila para pahirapan ng tao. Very evil and demonic ang gagawin ng mga bagay na ito. Merong deceiving spirit po dito, kaya mag-ingat po ang lahat ng mga may alam na salita ng Diyos. Huwag basa-basa sumasali sa mga grupo na kunwari parang ang gaganda ng mga doktrina, na parang ang gaganda, wala na nito kasi nandito na tayo, tinatanggalan na ng kabanalan ng paglilingkod sa Diyos, tapos kine-cherry picking ang mga verses, yan po yun. The spirit of Jezebel is the spirit of Antichrist. Yan po ang agenda ni Satanas. Mula sa kanilang bunganga, sa kanilang bibig, manggagaling kung paanong aakayin ka, pero mula sa bibig rin nila kung paano kanila pupuksain. Next prophecy, sino yung tatlong masasamang espirito na lalaganap sa buong mundo at gagawa ng kasamaan? Revelation chapter 16 verse 13, ang tatlong masasamang espirito na parang mga palaka. I don't know kung ano po yung mangyayari sa panahon na yan. Yung sinabi ko pong hindi ko alam, hindi ko talaga alam, literal, kung ano magaganap. Kasi kung lalabas po yung tatlong espirito na merong specific na sinabi ang Revelation na parang mga palaka, ito yung magiging itsura. Pero kung symbolical yan, ibig sabihin sobrang pangit. Ano yung role nila? Next prophecy. The duty of the three demons. Iyon ang demonyong gumagawa ng mga kababalaghan. Pumunta sila sa mga hari sa buong mundo upang tipunin sila para sa pakikipaglaban sa Diyos sa pagdating ng dakilang araw na itinakda ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi natin makuha ang mensahe kung sino yung tatlong demon spirit po na yan. Tingnan natin kung ano yung duty nila. Sila yung pupunta sa bawat bansa, kaharian, na magkakaroon ng agenda, magkakaroon ng alyansa, hindi para sa pagkakaisa sa kapayapaan. Yan po ay false peace lang, kundi pagkakaisa upang labanan ang Diyos. Kaya hindi aksidente yung mga alitan ng bawat bansa. Hindi aksidente yung pagkakaisa ng bawat nasyon at kaharian. Mga trending na mga nangyayari sa buong mundo. It is clear na inahanda po ang panahon natin para sa propesiyang ito. Kaya, sino sa tingin mo yung tatlong espiritu na mukhang palaka na ito sa Revelation? At yung role nila para pagkaisain ang mga malalakas na bansa upang lumaban sa Diyos. Another prophecy, Revelation chapter 16 verse 15 hanggang 16. Ang lugar ng pinagtitipunan sa kanila at sa kanilang mga sundalo ay tinatawag na Armageddon sa wikang Hebreo. Ito po ang magaganap, kaya maraming alitan sa bawat bansa, mayaman, tanyag, hirap. Ito po ay hindi aksidente. Ito ay nakalatag na sa timetable ng Panginoon na mangyayari sa huling panahon. Kaya humanda ang bawat isa. Dahil unti-unting nagaganap po ito sa panahon natin. Yung Armageddon, yan yung matinding labanan po na magaganap sa huling panahon dahil dadaanan niya yung ilog Euphrates. Literal po yan mga kapatid, kasi may binanggit na place at mga magaganap po sa huling panahon. So kapatid, makakarinig ka ngayon ng mga alyansa ng bawat bansa at hindi na po yan natago sa atin. Kasi bawat news, bawat buwan at bawat taon na nagaganap po sa atin, yan po ay preparation and shadow para sa mangyayari po sa huling panahon. Huwag nating ikatakot ang mga bagay na ito. Kung alam mo sa sarili mo na tinanggap mo ang Diyos at lumakad ka sa kalooban niya, alam niyo po, that is genuine repentance, yung pagtalikod doon sa mga nagawa nating kasalanan. Believer or unbeliever, listen to this. Kung nakikita natin at narinig natin yung ganyang mga propesiya at mga nangyayari sa ating mundo, mas pinakasiyasatin natin yung sarili natin. Kung tayo ba ay haharap sa Diyos na magiging sakdal ganap sa kanyang kalwalhatian. Tandaan po natin ito mga kapatid.
it is not an accident na pakinggan mo ito. Ito yung panahon na kung meron pa tayong nagagawang mali, kung meron pa rin tayong unforgiveness, kung meron pa rin tayong hatred sa puso, ito na yung panahon para talikuran natin ang ating mga kasalanan. Ito na yung panahon para manumbalik tayo sa Panginoon. Bakit? Kasi yung sinasaysay ng mga propesiyang ito ay nagaganap na sa panahon natin na hindi mo namamalayan. Ngayong alam mo na ang mga hiwaga pong ito, isa sa pagpapakita ng Diyos sa napakaraming signs and wonders na ginawa ng Panginoong Jesucristo nung siya ay nagkatawang tao para lang akaya ng tao sa pagsisisi. Hindi pa huli ang lahat. Hindi pa nagaganap ang mga bagay nito. Ito na yung pagkakataon para tayo ay manumbalik sa Diyos. Hindi lang po yun. Kung tinanggap mo na si Lord, si Jesus as your Lord and Savior, ito na yung pagkakataon para i-share din siya. Awakening para sa atin. Para yung mga hindi pa nakakilalang pamilya natin, mailapit natin sa Diyos. Tandaan mo kapatid, nasa huling panahon na tayo, huwag kang magpapataya sa samot sa rin kasinungalingan ng mga doktrinang nakakapagpalayo sa iyo sa katotohanan at inaakay ka palapit sa paggawa ng kasalanan. Maging spirit-filled tayo, alamin natin kung ano yung totoo. Tutulungan tayo ng banal na espiritu. Pero yun yung pagkakataon mga kapatid, nasabihin ko sa inyo na hindi totoo na bumalik na ang Panginoong Jesucristo. No, kailangan mangyari po yan yung sa ilog Euphrates. Kaya may magpapalaganap po na dumating na daw ang Panginoong Jesucristo ulit. Mga lamang pagkakataon, nagkatawang tao siya. It's a big lie. Kasi malinaw ang sinabi ng Panginoon, ng John, ng Revelation, na ito muna yung mangyayari bago po ang second coming ni Jesus, bago ang rapture. Sabi ng verse 16, pero sinabi ng Panginoon, makinig kayong mabuti. Darating ako na tulad ng magnanakaw dahil walang nakakaalam. Mapalad ang taong nagbabantay at hindi naghuhubad ng kanyang damit upang pagdating ko ay hindi siya lalakad na hubad at hindi mapapahiya sa mga tao. Yung damit po na yan, yan yung damit ng katwiran na ibinihis natin. Hindi natin katwiran kundi katwiran ng Diyos sapagkat walang nakaabot kalwalhatian ng Panginoon. Tanging siya yung umabot sa atin. Kaya nga sobrang seryoso nito, nagkatawang tao siya para sa ating mga pagkakasala sa kabayaran nito. Siya yung tumubos po nito. Kaya tayo ay naligtas. Ang gagawin natin ngayon, sumampalataya, magkaroon ng genuine repentance at magpatuloy sa kalooban ng Diyos. Ang prayer ko sa iyo kapatid, lalo kang lumalim sa Panginoon at lalo mong maunawaan ng kalooban ng Diyos, lalo kang magpatuloy. Ano mang pinagdadaanan mo, naniniwala po ako, pinahintulutan ng Diyos yan para may maging aral sa atin at hindi natin balikan yung mga pagkakamali natin noon. Salamat kapatid, magpatuloy ka sa Panginoon. Kung nakarating ka sa huling part of video ito, thank you. May tanong ka, let me know in the comment section. I guess dito ko na puputulin po. Abangan nyo po yung mga series, mga kabanata ng mga nire-release natin, mga na-upload natin na video. God bless you mga kapatid. Continue to follow, subscribe, like and share. Share nyo po ito sa inyong mga kapatid, sa inyong mga magulang, pamilya, makakilala. God bless you. Tulungan nyo ako na spread word of God, spread salvation nagmumula sa ating Panginoong Jesucristo. Ito po ang inyong lingkod. Hanggang susunod na pagkikita. God bless.